We shall automate the verification of contracts and issue secure overseas employment certifications that you can keep on your smartphone. I call on the Department of Migrant Workers and the DICT to make this a top priority. Tinatawagan ko rin ang Department of Foreign Affairs na makipagtulungan sa Department of Migrant Workers na tiyakin ang lahat ng mga diplomatic post ay tutulong na agarang maibalik sa trabaho ang mga ating mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanap buhay nitong nakalipas na ilang taon. Mula sa tatlong buwan ay gagawin na lang nating tatlong linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas, ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Aatasan din natin ang kagawaran ng gawing simple ang komplikadong handbook ng mga tuntunin at regulasyon para sa mga OFW. Nang sa gayon ay maging maalwan ang mga transaksyon may kinalaman sa kanilang pangingibang bansa. Mula sa handbook na may 240 seksyon, ay gagawin nating pamphlet na lamang na hindi hihigit sa 100 pahina. Mahirap na nga ang buhay. Kaya naman, ayaw pa natin makitang lalo pang nahihirapan ang ating mga manggagawang mandarayuhan sa pagtupad sa kanilang mga pangarap. Para sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan, inaabuso at nanganganib ang buhay, ikinagagalak kong sa ilalim ng aking pamumuno ay ilulunsad natin ang One Repatriation Command Center o ORCC. Ilalaan natin ang isang social media platform ng Department of Migrant Workers at ang hotline upang matulungan agad at maligtas sila mula sa mas higit na kapahamakan. Noon, nangungutang pa ang isang ina ng bawat OFW upang sumakay ng barko para pumunta sa Maynila at mangatok sa iba't ibang ahensya para mapauwi ang anak na inaapi. Ngayon, kami na ang tatawag sa mga magulang ng OFW para sabihin sa kanila ang petsa kung kailan nila mayayakap at makakapiling ang kanilang mga anak. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan tayo sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang buksan muli ang deployment. Kaya natin at gagawin natin ang makipagnegosasyon na mabigyan ang ating mga kababayan doon ng tamang pasahod at mapangalagaan ang kanilang karapatan at kapakanan. Muli natin patitibayin ang respeto at pagkakaibigan ng ating dalawang bansa tulad ng namamagitan sa ating ama sa kanilang hari. Sa mga susunod na buwan ay magtutungo si Secretary Susan Ople sa Saudi Arabia upang tiyakin na may sapat na puwersang magsisiguro na mabubuksan muli ang empleo sa bansa at para maisulong ang ating kampanya laban sa human trafficking. Ngayon, para naman sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, titiyakin ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng OWA na sila ay maipapasok sa magagandang paaralan, magtuturo sa kanila ng financial literacy, mental wellness, sports, sining, kultura. Ito ay mangyayari sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Alagaan natin ang kabataang Pilipino sapagkat sila ang kinabukasan ng ating inang bayan. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, you deserve a home in government, not only for the money that you send home, but you are not cold tools of the economy. You deserve it for your sacrifices for our country and your perseverance and excellence in the global arena. You OFWs represent the fighting faith of the Filipinos as a nation and as a people.
Let us transform your overseas journey into inspirational stories for all time. Thanks to you, our dear legislators, and of course to the man every OFW now refers to as their tatay, President Rodrigo Duterte, you passed the law that created this new home for our OFWs. On the area of foreign policy, I will not preside over